nawawala daw nangyayari. Marami ang umangal at mga nagsasabi, wala daw pagbabago, wala daw nagbabago. Sino ang niloko nyo? Baka kayo naloko. Tignan nyo naman ating kapaligiran. Sino ba ang nagbalita ng walang kabuluhan? Maluwag na ang daanan, hindi na ganun ka-traffic. At sa LRT at MRT, di na magpapanik. Di ka na aangal sa iyong mga daanan. Di na madumi, di na mabaho ang lansangan. Tapos sasabihin nyo na walang nagawa. Pagbabago dito sa Pinas, hindi yan himala. Kinilusan at inaksyonan ng ating Pangulo. Binigyan leksyon ng mga matitigas na ulo. Kaya kung sinong susunod sa kanyang yapak, gawing maayos ang lahat upang tuluyang umulan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala.不好意思，不好意思，没人救，没人救，再好来一次，好来一次。一想到你我就空翻掉梦中，想你我就不好意思，不好意思，没人救，没人救，再好来一次，好来一次。一想到你我就空翻掉梦中。Sinabi niya'y matupad. Gusto niya na rin na matapos to kung anong nangyayari. Dahil alam niya na ang nahihirapan ay marami. Bilang kayo, pati siya ay gusto na rin sumuko. Pero di maaari dahil meron siyang pangako. Pangakong siya yung tatay na magtatanggol sa ating lahat. Tatanggapin kahit masaktan mo pa siya at maiyak. Diiindahin mga sakit ng salita niyo. Dahil yung tapang niya walang makakapagpabago. Siya yung presidente, hindi dapat patalsikin. Di dapat sinasaktan ng salitang matatalim. Yung Duterte'ng nakilala nyo noon ang
nagbago yun, siya pa rin yung tatay digong. Salamat po tatay digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino. At yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na magbubura sa isipan. Ito pa, bakit ko daw minamaliit si Lenny Robredo? E lawyer daw siya. Walang kaalam-alam yung mga tao. O, dahil tinanong mo, isisiwalat ko na. Alam niyo po ba na si Lenny Robredo ay tinaguri ang attorney no case? O bakit nga ba siya tinawag na attorney no case? Dahil po wala pa po siyang pinanalong kaso ni kahit isa. Bakit? Kasi never naman po siyang nakahawak ng kaso. Alam niyo po ba kung anong silbi ng pagiging attorney niya? Taga-notaryo lang po. Tapos ang lakas ng loob nito na tumakbo sa pagka-presidente sa 2022, never nga niya na-experience yung intense na sagupaan sa korte. Sad to say, but she's attorney for nothing. At ito po ang delikado kapag nanalo siya sa pagka-presidente sa 2022. Dahil wala naman siyang experience at hindi naman siya masyadong competent, magiging sunod-sunuran lamang siya sa magiging desisyon ng ibang tao. This is sad but true, pero gagamitin lamang siyang puppet ng mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Boys, 没想到你我错，空荡的梦想。Good morning, City! Oh, actually, medyo panoon na po siya ngayon. Sa mga taga Sana All, na akala nyo yung build ay nasa Luzon lamang, hindi po ito totoo. I am now here in Cagayan de Oro City, kung saan kakapost lang po ni Sec Mark Villar na talaga pong tapos na ang coastal road dito. Sa time lang po niya na talagang super natapos ng mas mabilis. So I'm here now. This is the coastal road of Cagayan de Oro City. Ang ganda! Ano na, DPWH? Iba kayo guys. So I had to see it kasi pinost eh. To see is to believe, diba guys? This is the build of our country. So 12.77 kilometers. The Baywalk is 2.8 kilometers long and I'm here now and they are about to install streetlights. So magiging streetlights po yan. Magsa-start na din po. So this is gonna be a well-lit coastal road in Cagayan de Oro City. Boys, 没想到你我错。Since andito rin naman sa TikTok ang nagbenta ng mga isla natin sa China, tanungin nyo na si Antonio Trillanes. Hindi nyo ba alam yan? Yung naibenta po ng mga isla at totoong tuta ng China ay si Pinoy po at hindi si Duterte. Magkaiba po ang tuta sa kaibigan. Kaya kung ako sa inyo, andito rin na rin siya. Kayong kabataang Pilipino ang magtanong kay Trillanes kung paano ibenta ang mga isla ng Pilipinas sa China. Kung paano maging tuta ng China at paano maging traidor, uulit-ulitin ko. Kung gusto niyong malaman what happened in the West Philippine Sea, don't ask President Duterte. Kasi hindi naman niya yan problema. Actually, he inherited it from the useless president that sold it off. And the emissary is here on TikTok. Didn't I tell you? Hashtag traitor talk. And Antonio Trillanes will come out as king and only its example. We'll be right back.
就不好意思不好意思，没人就没人就再好好来一次，好好来一次。一想到你我就simula pa lang nung kampanya ng 2016, ang paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na kinagagalit niya sa sitwasyon ng ating bansa ay yung pang-araw-araw na hirap na dinadanas ng mga kababayan natin. MRT nasisira, yung traffic, grabe, na isa sa mga pinaka-importanteng magiging solusyon natin dun sa pang-araw-araw na hinagpis at hirap ng mga kababayan natin ay build. Nakita ko po yung political will ni Presidente at yun talagang kailangan natin para ma-implement ng mga proyekto ng Build. Was supposed to represent the President's most ambitious infrastructure plan. We have accomplished significant infrastructure projects under the Build program. Nagtataka ako dito sa mga nag-yellow ribbon pa rin. Mga gago at mga tanga ka talaga kahit mga bobo kayo. No? Isipin nyo, matapos na pagsamantalahan tayo sa kuryente, sa tubig, sa toll gate, sa komunikasyon, at sa kung ano-ano pa, no? Na mga pananamantala yung ibinenta ang mga paari-arian ng gobyerno. Hanggang ngayon, naghihirap tayo, no? Kahit na dapat ay mayaman ng Pilipinas, naghihirap tayo. Dahil sa kagagawan ng mga Aquino at ng mga Bilawan, and yet, nagkakabit pa rin kayo ng mga ribbon-ribbon niya sa mga sakay niyo, mga putang inang hindot kayo, mga baka ng ina niyo. Hanggang ngayon, mga tanga pa rin ito, mga bobo kayo, mga hayop kayo. No? Lahat ng mga nagsusuporta sa mga yellow-yellow na yan, mga tanga, mga bobo, mga tang ina niyo, mga bobo kayo. Ha? Talaga naman mga gago kayo. Kaya nagkanda hirap-hirap ang Pilipinas dahil yan sa mga Aquino na yan at yung mga Bilawan na yan. Wala kang silbi dyan sa posisyon mo. Kung ako ang ano, eh, palitan kita, maraming deserving na mamumuno dyan. Voice, 没人就再好好来一次，好好来一次。一想到你我就Presidente, tigilin na niya ang kanyang kahibangan na destabilisasyon. Tigilin na niya ang kanyang kahibangan pagkopya sa idolo niyang diktador na si Marcos. Magtrabaho naman siya para sa mamamayan, no? Magtrabaho naman siya. Anong kwenta ang mga siga niyang salita kung wala namang integridad at wala namang konkretong resulta para sa mamamayan. Nice. Oh my God! Wow! Alam nyo, sa totoo lang mga kapatid, idol na idol ko po ang mga Aquino sapagkat napakarami ho nilang napatayo dito sa bansa ng mga ribulto. My goodness! Masangkay. I-flex ko lang sa inyo yung malupet at pangmalakas ang proyekto ng mga Dilawan since 1986 hanggang 2016. Yan. Wala kayo sa project na yan. Sobrang lupet ng project nitong mga Dilawan na mula 1986 hanggang 2016. Ayan. Sobrang mahalaga. Sobrang gamit na gamit ang proyekto na yan hanggang sa kasalukuyang panahon, di ba? Kaya boto ulit tayo ng mga Dilawan ha sa 2022 para mas marami pang ganyan. Voice, 没人就再好好来一次，好好来一次。一想到你我就ngayon na sa kanyang edad, problema ng bansa at sa trabaho lagi siyang babad. Di niya lahat sinukuan yon kahit siya'y masagad at pinipilit niya lahat ng sinabi niya'y matupad. Gusto niya na rin na matapos to kung anong nangyayari dahil alam niya na ang nahihirapan ay marami. Bilang kayo pati siya ay gusto na rin sumuko pero di maaari dahil meron siyang pangako. Pangako siya yung tatay na magtatanggol sa ating lahat at tanggapin kahit masaktan mo pa siya at maiyak. Dahil mga sakit ng salita nyo dahil yung tapang niya walang makakapagpabago.
presidente, hindi dapat patalsikin, di dapat sinasaktan ng salitang matatalim. Yung Duterte nakilala nyo noon hanggang ngayon, di nagbago yun, siya pa rin yung Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong. Apat na taon na ang nakalipas mula na manungkulan si Rodrigo Duterte bilang ikalabing anim na Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang paglilingkod sa sambayan ng Pilipino, dala niya ang pangako ng tunay na pagbabago sa bansa. Pagamat simula pa lang ng kanyang panunungkulan ay kaliwat ka ng pamabatikos at oposisyon na ang sumubok sa kanyang administrasyon, patuloy naman ang Pangulong Duterte sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Bit-bit ang kanyang pagnanais na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa, ikinasa ng Pangulong Duterte ang laban kontra ilegal na droga, kriminalidad at korupsyon. Ayon sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, mula ng manungkulan ng Administrasyon Duterte noong July 1, 2016 hanggang July 31, 2020, tinatayang umabot na sa 52.77 billion ang halaga ng ilegal na droga ang nasa... Woohoo!
不好意思不好意思，没人就没人就再好好来一次，好好来一次。一想到你我愁，manika kung di mo ramdam ang pagbabago. Junior, okay, maggerahin natin ang China, tatagal yun ng mga kalahating araw. Tapos na yung gera. Anong sinasabi lang gera? At sino bang may gusto ng gera? Uh-huh. Wala namang may gusto ng gera eh. Uh-huh. Pilipinas ayaw makipaggera, China ayaw makipaggera. Ito tayo, ang init-init natin, gerahin natin yung China. Eh kung yung Amerika na napakalaki ang militar, nagdadalawang isip bago sila sumabog. Kinausap na ngayon North Korea, no? O, tignan mo rin North Korea, nakakausap. Nagmumurahan yan, few months ago, nagmumurahan sila. Pero nakahanap ng paraan para makapag-usap. Ang ginawa nga natin, nakikipag-away lang tayo, kailangan makipag-usap. We have to find an accommodation. Basta ang Pilipinas ang pinag-uusapan, kahit sino pang katapat, China man, Amerika, kahit saan, talagang lagi natin iniisip ang interest, ang national interest ng Pilipinas. Apat na taon na ang nakalipas mula na manungkulan si Rodrigo Duterte bilang 16th na Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang paglilingkod sa sambayan ng Pilipino, dala niya ang pangako ng tunay na pagbabago sa bansa. Pagamat simula pa lang ng kanyang panunungkulan, ay kaliwat ka ng pamabatikos at oposisyon na ang sumubok sa kanyang administrasyon, patuloy naman ang Pangulong Duterte sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Bit-bit ang kanyang pagnanais sa magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa, ikinasa ng Pangulong Duterte ang laban kontra ilegal na droga, kriminalidad at korupsyon. Ayon sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, mula ng manungkulan ng Administrasyon Duterte noong July 1, 2016 hanggang July 31, 2020, tinatayang umabot na sa 52.77 billion ang halaga ng ilegal na droga ang nasabat. Kamusta na itay? Nakakatulog ka pa ba sa kabila ng patong-patong na problema ng bansa? Alam ko na labis na ang iyong pag-aalala, dahil bawat taon parang palala ng palala. Ang masakit nito ay may mga taong mapagangat na sinasabing nasaan ka nung merong kalamidad. Sa gitna ng pagsubok na sinalo ng karamihan, na natili pa rin silang uhaw sa kapangyarihan. At ikaw, napilit nila sa aming sinisiraan, ay tahimik na gumagalaw at pinatutunayan. Kahit di man isa po ko ang iyong galaw, ang resulta ng lahat ng yun ay aming natanaw. Alam kong gabi-gabi ay iyong pinagdarasal, na ang Pilipinas ay makabalik na sa normal. Ikaw ay binigay ng Diyos sa aming lupang sinilangan, upang ang napabayaan ay muling maalagaan. Kamusta ka itay? Alam kong pagod ka na sa dami ng mga problema ng ating bansa. Ang pagod nakikita ko sa iyong mga mata. Lahat kami nagdadasal na sana gabay ang kanya.
tagal ko nang inaasamang tunay. Totoong kumikinang na pag-ibig. Kaliwat ka ng huwad pala ang kulay na mapagsamantala nilang taigdig. At nang sumilay ang sinag na parang araw ang sikat, nagniningning umiilaw, walang iba kundi ikaw. Kakaiba talaga tong mga taga NCR. Ang pa-perfect. Pag nagugutom pala kayo dyan, rally pala ang solusyon nyo, mga besh. Kasalanan pala ng gobyerno na aanak-anak kayo ng marami na hindi nyo kayang tustusan. Sa tingin nyo, yung sa pinagagagawa nyo na yan, hindi kayo magkaka-COVID? E yung birthday pantry, ilan na ba ang positive? E sa gawa nyo yan, hmm? Immortal pala kayo eh. Poproblemahin na naman kayo ng mga frontliners. O tapos, buti sana kung diretso lang kayo sa bahay nyo, doon kayo nagkaka-COVID, at hindi kayo mandadamay ng ibang tao, eh, hindi kayo pwedeng ganyan eh. Kailangan kasi entitled kayo sa services ng government na binabastos nyo eh. Huwag nyo kaming idamay mga taga-Vismin, hindi kami ganyan. Pag nagugutom kami, we try our very best to plant. We try our very best to survive. We're not like you, we're better. Ma ay hindi nakakulong. Siya ay malaya, masaya, at kasalukuyang kasama si Junel. Junel. Hindi rin matutuklasan ang napakagarbong exclusive room ng mga big time drug lord sa Bilibid. At malamang sa malamang, eh may party sila noong mga nagdaang bagong taon. Walang mababalitang under construction ng mga mega highway sa buong Pilipinas. Dahil ang build ay mawawala sa plano, at malamang sa malamang ay wala rin ang mga ipinadala o ibinigay ng mga makabagong gamit sa militar ng mga karatig nating bansa tulad ng Russia, China, Japan, South Korea at marami pang iba. Malamang sa malamang hindi rin marirevise ang mga batas. Eto pa, pagdating kasi sa vaccination program, let us make sure na wala po talagang mauupo, walang mauupo na LP, Dilawan, walang kwenta sa 2022 para ang vaccination program na nilagdaan ni President Duterte ay hindi nila mababahira ng kapalpakan at kapestihan. Kasi tingnan nyo naman, Yolanda na nga lang, di pa naayos. So, what do you expect sa vaccination program? Kaya kung dapat anong nasimulan, yun na dapat ang ating susundin. Ngayon, alam nyo ba guys na yung mga inaway ni President Duterte na mga bansa, yun yung mga hoarder, yun yung mga nag-order ng mga bakuna kahit di man nila kailangan, kaya may pagkukulang at kakulangan o shortage sa ibang mga bansang nangangailangan? Kaya isip-isip ulit sa mga depensa nyo, mga negatron.